Pumarap sa pagdinig ng Land Transportation Office, yung doktor na nahulikam na nagbura at nanlait ng nakaalitan niyang kapwa motorista. Bukod sa reklamong kriminal, sasampaan din ang doktor ng reklamo sa Professional Regulation Commission. Nakatutok si Cecil Villarosa. Anong number ng boss mo? Anong number ng boss mo? Operator ka lang, anong number ng boss mo? Ang lalaki sa viral video na ito na nagmura at nanlait ng nakaalitang kapwa motorista sa Makati City noong Linggo ng gabi. Lumutang kaninang hapon matapos ipatawag ng Land Transportation Office sa Quezon City para sagutin ang reklamo sa kanya. Naharap si Dr. Tomas Mendez sa kasong administratibo at nanganganib na masuspende o mabawian ang lisensya sa pagmamaneho. Pagkatapos ng hearing, tumanggi si Mendez na magbigay ng pahayag. Hindi rin nagbigay ng pahayag ang kanyang kasamang abogado. Sabi ng hearing officer ng LTO, nagsumite si Mendez ng sworn explanation bilang tugon sa show cause order ng ahensya. He's very cooperative. In fairness to him. For Director Attorney Clarence Ginto asked for some clarificatory questions and he voluntarily answered them. Hindi naman nagpang-abot sa LTO si Mendez at ang nakaalitan niyang motorista na si Santiago Paredes. Nagtungo si Paredes sa LTO para magsumite ng salaysay. Naitanong ko nga sana kanya kanina kung bakit niya nasabi sa akin hindi pa ako naliligo o maduming-madumi ako. Nilalait niya ako. Eh, ang nais ko lang naman po siya dito yung mabigyan ng ano yan. Tamang parusa kung anong dapat sa kanya. Sabi ng LTO, pag-aaralan ng Intelligence and Investigation Division ang sagot ni Mendez, pati na ang salaysay ni Paredes at ang video na kumalat sa internet at saka magsusumite ng rekomendasyon kay LTO Chief Assistant Secretary Edgar Galvante. Matapos namang maghain si Paredes ng reklamong kriminal sa Makati Prosecutor's Office, sasampahan din niya si Mendez ng hiwalay na reklamo sa Professional Regulation Commission, gayong si Mendez ay isang doktor. Cecil Villarosa, Nakatutok 24 Oras.